takot kasi hindi naman madali yung pinagdaanan natin. Pag yung kasaysayan natin yung babalikan, napakaraming buhay yung nawaldas, napakaraming buhay yung nasayang. Karapatang pantao yung na-violate. All in the name of politics. Politically aware na ako nung early 80s. I was in college when Ninoy Aquino was killed. I was very active in street demonstrations leading to EDSA. Marami akong kaibigan na may members ng family nila na naging biktima. Nakakalungkot lang na parang napaka-short yung memory ng iba, na maraming nagbuwis ng buhay para makamtan natin yung tinatamasa natin ngayon na kalayaan. Kasi if we go back to the 80s, nung hindi pa nag-EDSA, siguro yung social media natin very repressed ngayon. Siguro yung media natin hindi kayang tirahin yung gobyerno. Alam naman natin noon na pag may tumira sa gobyerno, pinapasara. Pero yung media ngayon, malayang-malaya. At palagay ko, napaka-crucial sa democracy yung free press. In the sense na binibigyan ng pagkakataon yung tao to freely, di ba, to freely engage with government. Palagay ko, yung empowered citizenry, yun yung crucial for yung genuine development natin as a nation. Na parang ngayon nadadala pa sa propaganda. Nalulungkot ako pag nakikita ko sa social media na may mga nagpo-post na portraying the martial law years as the best years in our country's history. Na hindi naman madaling makita na hindi yun totoo. Kasi nandyan naman yung figures, nandyan yung facts. Lahat madi-disprove ng facts and figures yung mga kine-claim ngayon. Pero for some reason, maraming naniniwala na mas mabuti pa yung nangyari under a dictatorship. Kami mag-asawa, nagkakilala kami dahil pareho kami naging involved sa laban para makamtan natin ang ating kalayaan. Kaya nakakalungkot. Hindi naman sa gina-judge natin yung mga tao who think otherwise, pero I think it is just fair to the Filipino people na malaman kung ano yung tunay na pinagdaanan. Siguro yung lesson din sa atin ito, mas maging active na siguruhin na yung lessons in history talaga napapag-aralan ng wasto ng mga estudyante, ng mga kabataan. Para pag alam kasi nila yun, yung judgment nasa kanila eh. Parang ayoko naman ng sasabing masama, lalo na kung katunggali ko. Pero sa akin lang, yung mas factual lang sana na